what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So, nandito tayo ngayon sa may warehouse ng FKM. So, para dito sa motor na to, ano nga ba to? Ito yung FKM Victorino 250i. So, umpisa na natin yung vlog para dito. Ayos na ayos yan. Don't wait up. I've been working hard every day, living dreams for a pay stub. Yeah, straight up. 5 years later, like I said, I would make it on my way up. It's all up. Coming from the nation, made a foundation, true stuff, yeah, too tough. We ain't giving up on our dreams, everything is ahead of us. So yan, what's up, kamusta? So nandito nga tayo sa may warehouse ng Fecon. Ayan, nakita nyo naman dun. Papakita ko na lang din sa inyo yung separate vlog para at least mapakita natin dun kung paano ina-assemble yung mga parts nila. So ayan, shoutout kay Sark. You know. Sheesh! So ayan, ikutan natin to. Itong Victorino 250i. Ayan, meron silang kulay silver dito at sa loob. Papakita ko na lang din sa inyo yung iba pa nilang kulay dito. So, umpisa natin. Walk around na natin itong motor na to. Ayos na ayos yan. Para sa kanyang headlight, meron tayo ditong bulb type and gusto ko yung design dito. Hindi ka na magpapagawa ng ganito eh. So, madalas kasi, yung mga ganitong sa headlight, yung frame niya is pinapasadya pa, pinapakustom pa. So, dito sa may Victorino, meron ka na. Meron nga tayo ritong flexible na bulb type din na signal light. And meron nga pala ritong USB port. Yan ang kagandahan dito. So kahit sa long ride, no worries tayo para malobat. Naka-telescopic fork tayo rito. Meron tayo ditong rubber boots. Meron tayong reflector. Maganda yung design ng ating front fender. Tapos meron siya mga frame dito. Kaya hindi siya uuga. And metal nga pala to. So glossy black yung kanyang kulay. Naka-wide spoke tayo rito. Tapos tubeless na rin to. Ang size nito is 180x17. So parang tayo naka dual sports dito yung kanyang tires. So CST yung brand nito, kaya all goods yan. Meron tayong single disc brake, naka dual pad caliper tayo dito. And gusto ko yung frame dito sa may ilalim ng ating makina, dahil para tayo merong skid plate. Okay, meron tayong cover para sa ilalim ng ating makina, between yung kanyang makina. Ayun, eh. Tapos yung style ng ating exhaust, napakaganda na. Kahit di mo na siya palitan, all goods na to. Tingnan nyo yung design, no? Dito pa lang, enjoy na eh. Ma-enjoy mo na siya, yung itsura pa lang ng ating tambucho rito. So meron tayo ritong cover. Meron cover din dito. Metal din siya. Yung itsura ng ating makina. So meron tayong FECO na nakalagay dito, or FKM. Meron din tayo ritong monitoring para sa ating oil. Sa foot pegs, meron tayong napiplip dito, and then stylish yung datingan niya. Tingnan nyo naman ang itsura dito. Then yung ating rear brake pedal, napaka-smooth lang din. Tsaka gusto ko yung quality ng ating paint job dito. Meron siya mga glitter effect dito. So isang assembly nga lang pala itong foot pegs dito para sa rider, and then yung foot pegs para dito sa ating angkas. So same style lang din sila. Ito naman yung tambucho. Napaka-stylish. Mukha siyang na yung kinostom yung datingan niya. Then, naka monoshock tayo rito at adjustable naman siya. Meron tayo dito sa pinaka-center na frame. Tapos dito siya nakalagay yung ating shock. So, meron din tayo rito yung flexible na tire hugger. So, dito sa likod is naka-single pot caliper tayo dito. Naka-single disc brake. Naka-wired spoke pero tubeless itong tires niya. So, CST na rin yan. Ang size dito sa likod ay 130x90x15. So ayan, naka-dual sport din tayo rito sa kanyang tires, CST din yan. So, yung tail light dito is naka-LED na yan. Sa kanyang signal light is naka-bulb type tayo rito. So meron tayo ritong reflector, and then yung ating lagay ng plate dito. So meron tayong grab bar. Ayan, napaka-solid na ito. Meron nga pala siyang chain cover, or naka single head shifter din tayo rito. So sa kanya nga palang side stand, and meron tayo rito kill switch. Ayan. So sa kanyang upuan, papansin natin dito, napaka macho. Napakaganda nung kanyang leather na ginamit dito. Meron tayo rito mga stitches. Ayan, sobrang lambot. Sobrang kapal din nung ating foam na ginamit dito.
And then yung ating emblem para sa Victorino, premium yung looks niya, pati yung kanyang FKM dito, premium din yung looks niya. So, maganda rin yung style or yung kulay para dito sa ating tank. Napakaganda na yung tsura niya. So, hindi natin ma-open to. Ayan, ito pala. Okay, so kailangan natin masusian niya. Ito yung pinaka-design niya. So, tinatanggal pa yan yung plastic na yan. And yung paint job, napaka-quality ng paint job niya. And meron tayo rito yung lining na kulay red. Ayan o. Sa kanyang handlebar is naka-upright position tayo rito. So mamaya sakyan natin para at least dun sa mga katulad ko na 5'2", check natin kung abot natin. Pero yun nga, yung handlebar natin dito, naka-upright position. And then meron tayo dito yung frame. So yung mga ganito, pwede nyo dito ilagay yung navigation nyo, diba? Yung cellphone, pwede dito sa part na to. So natatanggal naman yan kung ayaw nyo na to. Yan. So ito lang naman yung ano yan, yung bolts niyan. Then yung ating panel gauge, meron tayo rito digital and analog. And makikita nga pala natin dito dahil naka-activate nga pala itong motorcycle na to. Ito yung kanyang panel gauge. Ayan. So dito naman meron tayong gear indicator, yan, fuel dito sa side. Dito naman yung kanyang speedometer and then yung kilometer. Neutral, tapos pag naka-signal light yan, yan. Kaya itsura ng signal light niya. Tapos naka-on na yung ating ilaw. Ayan. So automatic on yung kanyang ilaw. Signal light niya. Then yung tail light. Ayan, tail light natin dyan. So sa kanyang ignition key, simple lang din. Pero sa switches niya, mukha siyang premium dito. Ganda rin ang quality ng kanyang kulay dito. And then yung plastic niya, ordinary. Pero hindi siya mukhang cheap tingnan. Ayan, meron tayo ditong kill switch, electric starter, and then yung lever natin dito. Ganda rin ang paint job dito. Lagay ng ating brake fluid, and then sa clutch. Ayan o. Meron din tayo ditong cover. So malapad yung ating lever dito. Meron din tayo ditong flasher, high and low signal light, and then busina. So nag-stone ko rin dito yung itsura ng ating side mirror. Ayan o. Pwede na-adjust pa to. Pwede nyo i-adjust na pataas. Depende sa inyo kung nakapasok dito sa loob or nakapalabas. Ganyan yung itsura niya. So sa grip, maganda yung grip, mataba, tsaka masarap siyang hawakan. Napakalambot niya. Ito yung rubber na to. Yan din yung throttle. Yun, mababaw lang din siya. Ganda nung kanyang quality dito oh. Sa ating side mirror. Ayan o. Oh. Napakaganda nung itsura niya. And then, ayun na nga. Try natin sakyan or sakyan natin to para at least dun sa mga 5'2 na kagaya ko, ano ba yung itsura natin para dito. Ayos yan. Yeah, too tough. We ain't giving up on our dreams. Everything is ahead of us. Stay true to your path. It's not where you start. It's all where you're at. It's where you end up when your back's to the mat. Do you cripple to flat or get up off your back? Deliver these facts to see them react. The stadium's packed. They all gonna snap. The motivated attract. The isolated attack. The frustrated hit back. Yeah, we move fast. I wanna change everything. I swear I'll do anything. Just to get where I want. I won't stop till I'm free. I won't stop till I'm free. Ayan, sakyan natin yung motorcycle. 5'2 yung aking height. Ito yung itsura natin dito. Pero di ko siya kaya itayo. Pero ang ganda na ito. Grabe to. Turning radius niya, medyo malawak din siya oh. Pero syempre kakailanganin natin dito ng malawak na area para makaliko tayo ng maayos. Pero ganito yung tsura natin dyan. Ayan o. Napakasarap naman sakyan na ito. Sarap nung upuan, ang lambot. All goods talaga. So medyo ganito yung position natin kapag nag-rides tayo rito. Ayan o, salamat nga pala kayo sa art. No? Nag-video ng behind the scene natin. Pero ganito yung tsura natin. No? Pero hindi natin talaga maitatayo kasi medyo okay naman yung bigat niya. Kaya kong i-handle yung bigat niya. Pero hindi ko siya abot. Yan. Pero sana matry natin to. Angkas na lang ako kay Zark pag nag-review siya na ito.
So ayun, para doon sa lahat ng mga gustong kumuha, puntahan nyo na lang. Lalagay ko na lang din kung saan yung mga dealer sa Carmart. Yan, pwede nyo mabili to, itong Victorino 250i. So ilalagay ko na lang din dyan, paplash ko na lang dyan or sa description box yung mga branch kung saan nyo mabibili itong motorcycle na to. Ayos na ayos yan. Ang motor ng mga lalaki. Ganun pre, no? Kulo ko talaga. Try natin i-on. Try natin i-on. Tapos pakinggan natin yung ating tambucho para dito. Ganyan. Ganyan kalupit yung buhay. Sheesh. Ang galing. Patayin na natin. Or ganyan yung tunugan niya. Na para tayo rito ang naka 400cc. So ayun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor. Ang tatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye! Itong kasama kong to, itong kasama kong yan, yung vlogger niya, napakasipag. Hindi ko nagla-lunch break, oh. Tingnan niyo, tiyo. Para nagbabasketball yun sa pawis. Ganyan kasipag si Aymar. Yung ganito, kaya, ganito yung tsura ko. Oh, ayan, oh, di ba? Ano naman, nandito kami ngayon sa Pecon. Mga pawisang basang sisiw. Pero tuloy-tuloy lang ang aming pag-grind. Ayun na, hinihintay na kami ng pick-up. Magla-lunch time na kami. Cut muna to. Ah, mga kadabes, ha? Okay, magkakain muna kami. Pag-briefing ko muna to si Mark. Tama na. Wala na energy.